Good morning mga idol. So ayun yung kinabit natin nakaraan na MOCC horn. Nakikabit natin ng maayos. Nga lang ang problema, isa lang yung kinabit ko. So, kaya yung naging tunog niya parang tunog puto. Ayun na, yun nga sinabi na basa ko dun sa comment. Kaya pala ganun yung tunog, kailangan dalawa yung ikabit kasi high low pala siya. So ayun, paparinig ko sa inyo yung kinabit natin noong nakaraan ha. So ayun. So yun yung ano niya no, tunog puto. Ngayon, nagkabit ako ng stock horn. So try natin na may kasamang stock horn. Kung anong tunog niya, kung magbabago ba ng konti. Hindi. So medyo tumining lang siya ng konti no, kaso hindi pa rin talaga ganun kagandang tunog niya. Susubukan nating ikabit tong pangalawang busina niya. Kasi yung isa nakakabit na doon sa ilalim. Yung nakaraan kinabit natin, isa lang yun. Nandun sa ilalim ko kinabit. Tapos eto, di ko kinabit kasi sabi ko nalalakasan na ako. Yung pala, pangit pala ang tunog kung isa lang ang ikakabit mo. Hindi mo makukuha yung tunog ng MOCC talaga. Kaya akala ko, sablay yung binigay ni Lazada. Yung pala, sablay lang yung ginawa akong installation. Testing natin na nakakabit tong dalawang busina ng MOCC no. So tap lang natin dito sa positive galing sa relay. So ayan, tapos itong negative kinunik ko na rito sa bracket niya. So i-connect niyo lang to sa mga kahit saang tornilyo. Magpe-perform na yan. So dito ko lang siya i-connect sa tornilyo ng crankcase. So tignan natin kung ano magiging tunog. Alright, ready. So yun yung ano niya no, tunog puto. So ayun, yun yung tunog talaga ng MOCC horn. Dalawa. So, dapat pala dalawa mga idol. So, mali ako rin. So, hindi ko naman kasi alam na ganun pala ang magiging tunog niya pag isa lang. Tunog puto. Abaklasin na lang natin tong body cover niya para maisingit natin to sa ilalim. Itong bali dalawang ganto na ikakapit natin. Wala tayo ibang pagpepresto ang kundi dun lang sa ilalim na itong upuan. Pag magkakabit kayo na ito, iba dito nilalagay sa harap. Kaso sagwaan, nasasagwaan ako. Kaya since open naman yung ilalim natin, tinanggal ko na yung airbox kasi naka open carb na tayo. Diyan na natin ipipwesto itong dalawang ganito. Dalawang horn. Dalawang MOCC horn. So kaya ako binaklas tong headlight na to. Binaklas ko to kagabi dahil nagkabit ako ng stock. So dapat pala hindi na, sayang din yung 100 din bili ko neto. Dapat pala dalawang MOCC na lang ang kinabit para mag-perform ng tunog talaga na gusto natin, yung hindi tunog puto. So ayun mga idol, na-bend ko na tong bracket niya. Itong isa to yung nakakabit natin doon, yung existing natin. So ito idadagdag natin tong isa para maging dalawa at maganda yung tunog. Tatap na lang tayo rito sa positive. Papunta sa positive dito sa bago nating busina. Pero yung negative niya, hindi ko na i-connect dun sa negative. Negative na ito. Bali, i-connect ko na lang siya sa body ground. So yung pagtutornilyo natin na ito, dun na rin siya mag-connect ng negative ng body ground. No? Ayan, higpitan nyo lang may mga idol. Kabit na natin yung stock horn. Ayan, meron na. Kinonek natin siya rito sa ayan yung wire niya. Ayan, kinonek natin dito sa wiring natin sa ano, sa relay.
Bali, ito yung positive na galing sa battery. Connect din natin dito sa number. Connect din natin dito sa relay, no? So may diagram na yan, ipa-flash ko na lang yung diagram sa screen kung paano nyo, kung paano ko ginawa. So ayun, tapos dito ko na kinunik yung dalawa nating busina. So eto, yung mga positive niya, positive papunta dun sa isang yun, yung dalawang busina. Magkadikit siya, no? So, ayun, nandito yung positive niya. Pagdating dito, isa na dito yung pinagsama ko na lang, no? Yung positive niya. Ngayon, yung negative nung isang busina, ito, direkta to sa, direkto dun sa battery. Yung negative nung isa, dun ko na si, kinonek sa body ground para din ako magdugtong ng wire dito. Para di na ganun kakala tignan. So yun lang mga idol, no. Nagawa na natin ng tama yung kabit yung busina natin kasi nung nakaraan kulang ng isa. So nagmukha tayong titinda ng puto. Ngayon okay na, hindi na tayo nagtitinda ng puto. Gumuha na tayo ng basura. So pakinggan natin. Ayun. Ayun na yung kumpletong kabit ng busina ng ano, MOCC dual horn. So ganun pala talaga tunog niya, no. Kasi yung ginawa kala ko malakas na yung isa, ang ginawa ko isa lang kinabit ko. So, subukan kong tanggalin yung isang wire dito para marinig niyo kung ano ang tunog niya pagka isa lang. So ayun, hinugot ko yung positive, no. Subukan natin. So ayun, paos siya, no. Tanggalin din natin tong sa stock horn. Tapos yun, yung isang MOCC horn lang ang nakakabit niyan. So subukan natin. So ganun yung tunog niya. So ikabit natin ulit itong isang positive doon sa isa pang busina. So dual horn na yung kinabit natin. Din subukan natin. So ayun, mas maganda pag dalawa ang kinabit natin. So okay na, no. Tapos kabit ulit natin tong stock para may tining siya ng konti. Ayun, mas malakas. So malakas na yung ulan, pasok na tayo sa loob. Idol, naayos ko na ang ating busina. So hindi na tayo tunog puto, tunog basurero na tayo. Pero mas okay na to kaysa dun sa tunog puto, no. Kinakantsawan kasi ako nung angkas nung nakaraan. Sabi niya, putik, ano yan? Ganyan yung tunog ng ano mo, busina mo, tunog puto. Tapos yun nga, nabasa ko dun sa comment din ng isa nating ano, idol. Shoutout nga pala dun kay idol. Ano? Sinabi niya, dapat daw dalawa kasi high-low pala tong MOCC horn. Pag isa lang, tunog puto daw talaga. At least nalaman natin na kailangan pala dalawa. Idol, napakadali lang na itong ikabit, no. So sa mga idol natin na ngayon lang mag-install ng dual horn, loud horn sa mga motor nila, so hindi kakayanin yun ng wala kang relay. So kailangan mo ng relay. Ito yung relay natin. So, ang gagawin nyo lang, manood lang kayo ng mga video, no? May video si Jeff Doctor na malinaw na malinaw, doon ko rin naintindihan yung kung paano ito ikabit. So ang nangyari, ang gagawin mo lang pala ay hanapin mo lang yung linya nung sa stock horn mo, no. So yung stock horn natin, meron niyang negative tsaka positive. So dalawa lang naman yung terminal niyan, mga idol. So ngayon, huhugutin nyo yung
dalawang wire na yon. Dito kasi wala na yan kasi hindi, inabit ko na yan, galing na dito yan. So, kasi nakabaklas na to dati, no? So, hindi na natin mahanap yung nakita yung mismong actual na stock. So, ang gagawin nyo sa inyo, tatanggalin nyo lang yung dalawang wire ng stock na yon. So, pag tinanggal nyo na yon, yung stock, yung nakasuksok dun sa stock core natin, so, bali, dalawang wire yon, negative tsaka positive. So, ito na yon. Galing na to dun eh. Pinagapang na rito. So, ito na yon. Negative, positive. Ngayon, ikakabit nyo yon, yung negative, dito sa relay. So, lahat ng galing, so, ayun ah, malinaw mga idol ah. Tandaan nyo lang. Yung huhugutin nyo dun sa stock na busina, stock horn, huhugutin nyo yon, dito nyo na idudugtong sa relay. Dito na sa relay yun, magiging magdudugtong na rito sa relay, hindi na dun sa busina na luma, hindi na dun sa busina na ikakabit nyo, hindi dun. So dito idudugtong yun sa relay mga idol. So lilinawin lang natin, no? Kasi nalilito rin ako dati. Sa isip-isip ko, pag tinanggal dun, so saan ikakabit yun? So saan manggagaling yung supply papunta dun sa busina? So yung pala, dito muna idadirect sa relay. So lahat ng power na mapupunta sa busina manggagaling na sa relay. So yun yung hindi ko maintindihan dati kasi nga hindi naman ako nagkakabit, nanonood-nood lang ako. So syempre unang panood mo malilito ka pa eh, lalo't wala ka naman talagang alam sa pagkakabit ng busina, wala ka maalam sa wiring. Yung pala, i-coconnect mo na yung negative positive noon dito sa, may mga number to mga idol, itong relay. Ipa-flash ko sa ano, no? Yung ano na ito, mga number kung saan siya papunta. Basta ang tatandaan nyo lang, yung hinugot nyo dun sa, paulit-ulit ako, ano? Pasensya na. So, ang hinugot nyo dun sa stock na busina, dito nyo na ikakabit sa wire ng relay. So, may mga number yan kung saan yung positive kung saan yung negative. Nakabit nyo na mga idol, nakabit nyo na sa relay, no? Sa relay pa lang yun. Ngayon, ang hahanapin naman natin yung supply papuntang busina, kung paano siya ating kakabit. So, ang manggagawin nyo mga idol, itong wire na tong isa ritong wire, number yung positive. So, magkukonek kayo ng positive galing sa battery. Papagapang kayo ng wire. Positive yun mga idol. Ah. So, yung wire ng positive ko. So, yung wire na papunta sa number ng relay. Dito yun papunta mga idol sa positive. So, ayun, nakikita nyo. Positive. Bago kayo maglagay dyan, siguraduhin yung meron kayo use. Ayan, may fuse ako dyan mga idol. So, kailangan natin ng fuse yan para iwas sunog. Kinabit na natin yung positive galing sa battery. Ngayon, yung positive naman papuntang busina. So, dito na rin tayo kukuha sa relay. Hanapin natin yung positive, yung number ng relay. Yun yung positive. So, dito tayo magdudugtong ng wire. Ito na yung mga positive na wire. So, tatlong busina natin, tatlo rin yung wire na i-coconnect natin. Itong isa sa stock, yung sa stock horn, ayan, papunta dun. Sa stock horn. Yung isa naman, papunta dun sa isang busina. Yung isa naman, papunta dun sa isa pang busina kasi dual horn to eh. So, ayun mga idol. So, kinonnect lang natin sila rito ng tatlo, no? Papunta rito sa positive na relay. So ngayon, okay na. Okay na yung positive natin. Okay na yung positive natin, no? Nagaling na sa relay. Ngayon, yung negative, hindi na manggagaling sa relay mga idol. Manggagaling na yan sa body ground or pwede tayo mag-direct sa battery. Kamukha na itong isang to. Yung negative ng isang busina, oh, dinirect ko rito sa negative ng battery. So bakit ko nga ba dinirect din dito? Kasi nga, ayon kay Jeff Doctor, maliit lang yung body ground, wire ng body ground.
ng mga motor natin. So maaring pag dito tayo kumuha ng ground sa body ng motor natin, kakapusin tayo ng body ground. So may tendency humina yung busina natin. Unlike pag dito tayo nag-direct sa battery, boom buo yung power na makukuha natin. Pero since naikabit ko na nga ito ng una, direct dun sa negative ng battery, yung isa, kinonek ko na sa body ground. Para din ako magpagapang ng wire dito kasi masyado ng maraming wire na ano. So nakita nyo naman kung paano ko kinabit yung negative dun sa isang busina, no? So ganun din ang ginawa ko rito sa stock horn. So ayun, nakikita nyo yung dilaw. Bali dilaw lang kasing available ko na wire. So ano na yan, chop suey na yan. Wala nang color coding yan, ano. So ayan, yung dilaw na yan, yun yung kinabit ko naman sa body ground. Yun yung negative, no? Kung body ground or negative, yan yun. So kinunik ko na dyan, sinabay ko na sa tornilyo niya, no? Sa bracket. Dito ko na siya kinunik sa bracket ng headlight. So pag basta parting bakal ng motor natin, negative yun, mga idol. So dyan na yung, dyan ko na kinunik yung ano, yung negative. Yung positive na lang ang pinagapang natin. Ayan, dilaw rin kasi yung kinabit natin. Pinagapang natin dito. Ayan. Tapos nagdugtong ako rito kasi may eksi na yung wire natin. Nagdugtong ako dyan. So ayan, papunta na rito sa output ng positive na relay. So ganun lang, mga idol, kasimple, no? Kabit na natin tong mga binaklas natin. Natin check. Oh, my God.